Jaja Santiago, kinikilala na ngayon bilang number one volleyball player sa buong mundo para sa taong 2024. At posible na siyang mapasama sa Japanese Women's Volleyball National Team para na din sa katuparan ng kanyang Olympic dream. What's good, PVL fans? It's nice to be back with you here on Powerhouse Volleyball PH. Kindly do subscribe to my channel at pakihit na din ang notification bell para ma-notify ka sa aking mga bagong uploads. Sa kakatapos nga lang na Japan V-League na kung saan nabigo ang ating kababayan na may iuwi ang gold medal against NEC Red Rockets sa finals na nagtapos in 4 sets, 25-27, 30-32, 25-16, and 17-25. Nakapagtala si Jaja Santiago ng 13 points built from 12 attacks with 60% success rate and 1 ace. At hindi lamang yan, siya lang naman ang most awarded player of the 2023 to 2024 season matapos niya mapanaluna ng apat na individual awards. Namely, Spike Award, Block Award, Japan V-League Best 6, and Fighting Spirit Award. Dahil dyan, kinikilala na ngayon si Jajing bilang number 1 volleyball player in the world para sa taong 2024. Kung matatandaan natin, naging laman nga na usap-usapan ng caption ng post ni Chang Abby Maranyo sa kanyang Facebook post wherein sinabi niya na she's the only one and only goat, Philippine pride, Jaja Santiago, padayon lang Jajing. Na talaga namang umani na samut-saring reaksyon mula sa mga netizens. Kahit noon pa man, about 6 years ago, nakapag-post na itong si Chang sa kanyang FB account na kung saan hindi niya maitago ang kanyang paghanga at papuri kay Jaja Santiago. Na nakipagtagisan ng galing at husay kontra sa mga higante din ng mga Olympians from Chinese Women's National Volleyball Team. Even way before, pinagmamalaki na ni Abby Maranyo si Jajing and malaki talaga ang tiwala niya dito dahil na din sa kanyang angking tangkad na angat sa lahat ng ating local volleyball players. Kaya naniwala siyang malayo pa ang mararating nito. At tila nagbilang anghel si Chang Abby kay Jajing dahil ayon sa isang Turkish page sa Twitter, yung Japan mismo ang una nag-offer kay Jaja kung kaya't baka makatanggap siya ng imbitasyon sa Japan National Team. Subalit hindi man daw aabot si Jajing sa 2024 Paris Olympics dahil sa mahabang proseso, malaki naman ang posibilidad na magsimula siya maglaro para sa Japan in VNL 2025 or World Championship 2026. Talaga naman unti-unti nang nakakamit ng ating kababayan ang kanyang matagal nang inaasam na magkatotoo ang Olympic dream na pinapangarap ng lahat ng Filipino volleyball players. Bagamat malungkot ang ilan sa kanyang mga tagahanga sapagkat malabo na siya makapaglaro para sa Philippine National Team. Pero marami pa din naman ang masaya sapagkat may isang Pinay na may future talaga at mas lalo pang namamayagpag ang karera sa mga prestigious international leagues. Malaking karangalan na yon para sa bansang Pilipinas kahit na mayroon na siyang Japanese citizenship. At dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Thank you so much for watching. Kindly do subscribe to my channel. At pakihit na din ang notification bell para ma-notify ka sa aking mga bagong uploads.